Bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, ay maaari ka pong mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka po sa aking i-upload na balita. Na nasa Philippine Exclusive Economic Zone. Aba, napalayas na ng PCG. Ano ba? Pinalayas ng PCG o napalayas? Parang ganun din yun. Alamin natin ang balitang ito mula kay Verhil Parba. Live, Verhil, magandang umaga. Morning, partner. Magandang umaga, kapartner Mike Admar. Upang mas maprotektahan pa ang soberenya ng ating bansa, ay mas pinalawak pa at mas pinalakas ng PCG o Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pinaalis ng Philippine Coast Guard BRP Cabra MRRV 4409 ang pitong barko ng China sa bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone ng bansa. Sinita sa pamamagitan ng radio communication habang kasagsagana ng sinasagawang joint maritime exercise ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Sabina Shoal noong ika-27 ng Abril taong kasalukuyan. Matatagpuan ang Sabina Shoal sa bahagi ng humigit-kumulang 73 miles mula sa Mapancal Point, Rizal, Palawan. Ayon kay PCG spokesperson at acting commander na si Lieutenant Commodore Armand Balilo, bandang alas 9 ng umaga nang namataan ng BRP ang pitong unidentified foreign vessels na nakapag-angkla sa gitna ng karagatan. Ngunit kalaunan ay napag-alamang mga China o Chinese maritime militia vessels ang mga nasabing barko. Sa pamamagitan ng radio communication ay nakipag-usap ang PCG sa mga ito para ipahayag na ang Sabina Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Unidentified foreign vessel at Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard. BRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following. Name of vessel. Intention. Last and next port of call. On channel 16. At nang hindi makasagot ang mga nasabing barko makalipas ang tatlong beses na pagsita sa pamamagitan ng radio communication ay walang alinlangan na nilapitan ng PCG na ang mga CMMV at wala nang magawa pa kundi ang lisanin ang bisinidad ng naturang Shoal. Ngunit hindi lang hanggang doon ang ginawa ng PCG dahil para masiguro na talagang lilisanin nila ang lugar ay sinundan ito ng PCG at BFAR ang paglalayag ng mga barko para masigurong tuloy ang aalis ang mga Chinese maritime militia vessels sa Sabina Shoal na sakop ng bansa. Kapartner Mike Admar, isa lang yan sa mas pinaigting pa o mas pinalakas na pagpapatrolya ng ating mga otoridad dyan sa West Philippine Sea para masiguro ang seguridad ng West Philippine Sea upang bantayan yung ating soberenya, kapartner Mike Admar. At maliban dyan, nauna nang nagbigay din ng suporta ang PNP, nagdagdag sila ng 21 na mga patrolling ships para makatulong sa pagpapatrolya. Partner Mike Admar. Okay, ganda rin ha. Umalis talaga. Oo, sana magtuloy-tuloy yan at magkaroon ng freedom dyan sa area na yan. Maraming salamat si Verhil Parba sa kanyang balita.